Oras na para sa Mainit na Chika. Ilang artistang maaga pong namayapa ating pong gunitain sa darating na undas. Yan po ang ichichika ni Luan D. Luan! Yes, Egan, gunitain natin muli ang mga inidolo nating pumanaw. Bagamat sila ay wala na, inaalala pa rin sila ng kanilang masugid na fans. Narito pong report. Ngayong malapit na ang undas, ating muling alalahanin ang mga idolo nating namayapa ng hindi inaasahan. Nasa peak noon ng kanyang karera ang teen actress na si Julie Vega nang siya ay pumanaw. Nagkasakit daw ng multiple sclerosis si Julie, dahilan upang bawian siya ng buhay. Pero may mga nagsasabi naman na supernatural ang sanhi ng pagkamatay ng aktres. Ang kwento, sa isang lumang bahay sa Mount Manalmon ang naging location ng huling pelikula na ginawa ni Julie Vega, ang horror film na Lovingly Yours Helen, at ang bahay pinamamahayan daw ng mga engkanto. Kalunos-lunos ang sinapit ng veteranang aktres na si Nida Blanca sa mga kamay ng hindi pa nakikilalang sumaksak sa kanya. November 7, 2001, nang matagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng isang establishmento si Nida. 13 saksak sa katawan ng tinamo ng aktres, at hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang motibo sa pagpatay kay Nida. Pinaniniwala ang binangungot naman ang noon ay on-screen partner ni Claudine Barreto na si Rico Yan habang natutulog sa kanyang hotel room matapos itong umattend ng isang party. Sa lumabas sa autopsy report ng cardiac arrest dahil sa sakit na pancreas o acute hemorrhagic pancreatitis ang naging sanhi ng pagkamatay ng matinee idol. Aksidente naman ang kumitil sa buhay ni Miko Soto, anak ni Ali Soto at Maru Soto. Mula sa pagkakaupo sa railings sa balkonahe ng kanyang condo unit na nasa 9 na palapag, nawalan daw ng balanse ang young actor kaya siya nahulog.